Yo, Matchmaker PH, Jay the Hurricane Bornea, 17 wins, 11 knockouts, isang super flyweight division. Dito nga ay masasabi natin, Matchmaker, na paborito din itong boksingero na ito sapagkat malakmaso din ang mga kamao kung bumirada at paniguradong may kalalagyan ang kalaban kung matamaan. Kaya naman pumirma agad sa Probellum at dito nga ay napakaangas talaga sapagkat kung bumato talaga itong mamang ito ay tumba ang kalaban. Dito ay mapapailing na lang sa sobrang maso ang mga kamao nito. At dito ay masasabi natin na may future itong bata na ito. Number 1 contender nga ito ngayon sa IBF Super Flyweight Division na pinangungunahan naman ng ating kababayan na si Jerwin Ancajas dati before ito makuha ng kanyang kalaban na si Martinez. At dito nga ay masasabi natin na kung mananalo dito si Bornea ay posible na siya ang maging contender ni Martinez. Ngunit kailangan muna nilang mag-rematch ni Pretty Boy Ancajas. Kaya naman masasabi natin na kung mananalo si Ancajas ay posibleng Pinoy ang maglalaban sa bakbakan. At dito naman ay masasabi natin na magandang laban ito sapagkat parehas na technical at knockout puncher. Ngunit mas maganda pa rin kung hindi sila maglalabang dalawa at iba na lang ang kakalabanin ni Jade Bornea ngayon sa Mexico. Samantala, Matchmaker PH, Cuadro Alas Angas ng Pilipinas, General Casimero, ay dito masasabi natin na medyo tagilid talaga ang kanyang box record sa kanyang status ranking nga ay inactive. Kaya naman kailangan niyang pagpursigihan, mga ka-matchmaker. Ngunit isang magandang opinion lang, mga ka-matchmaker, sapagkat kung titignan niyo ang WBO record niya sa boxing ay makikita natin sa WBO status ranking ng Bantamweight Division na pumapangalawa pa rin siya sa status. At dito nga ay masasabi natin na pinapaboran pa rin ng WBO si General Casimero. At dito ay masasabi natin na hopefully hindi ito magbago sapagkat ang unang kampiyon ay si Paul Butler ang kanilang hinirang nung natin nga na nasaw na all ang ating kababayan na si General Casimero. At ang number one contender spot naman ay si Jason Moloney nung talunin niya ang ating kababayan na si Aston Palikti. At dito nga sa pangalawang contender naman na pangalawa ay si Cuadro Alas. Kaya naman hopefully ay hindi ito mabago at hindi ito mawala sapagkat kailangan niyang lumaban ulit. At dito nga ay papatunayan na naman ni Cuadro Alas na magiging number one contender siya sa pagiging kampiyon. Kaya naman hopefully mga ka-matchmaker ay makikita na natin siyang lumaban this soon. Kaya naman aabangan na lang natin ang update.